Wasak ang puso ni Noel Cabangon sa pagyaon ng kaibigan si Noynoy Aquino. Presidential singer kung tawagin si Cabangon ng termino ni Pinoy. Pero hindi alam ng marami, naging magkaibigan ang dalawa noong kongresista pa lang si Aquino. Suki siya na isang bar sa Timog Quezon City kung saan tumutugtog si Cabangon. Dahil mahilig talaga siya sa music at very keen yung kanyang tenga. Yung detalye ng mga recordings, ng mga instrumento, ng pagbabalanse ng mga tunog. Mas alam pa niya kaysa sa akin eh. Laking parang Jeff Rocks din talaga siya eh. Bago lumala ang sakit ni Aquino, niregaluhan pa siya nito ng koleksyon niyang plaka. Tampok ang musika ni na Simon and Garfunkel, Miles Davis, The Beatles at iba pa. Pero higit na nagulat si Cabangon nung ibigay rin sa kanya ni Pinoy ang plakang ibinigay ni former US President Barack Obama. Gulat ako. Yan niya ako ng isang box ng mga vinyl. So, wow. Hindi ko pa binuksan nung nandun ako. Uwi ko sa pagbukas ko, nagulat ako na pati yung regalo sa kanya ni Barack na Herbie Hancock kasama Herbie. Dun. Hiniling naman ng kapatid ni Noynoy na si Chris na kumanta sa misa ngayong gabi sina Moira de la Torre at si Jaya ng Minsan Ang Minahalay Ako mula sa musical na Katie. Bilang patron ng OPM, hayag din ang paghanga ni Pinoy sa iba pang OPM artists gaya ng Apo Hiking Society, Regina at Ogie Alcacid, Mitch Valdez at Jose Marichan. He loved Filipino music. He loved OPM. He loved Juan de la Cruz. Ganun si Pinoy. If he liked something, whether it was popular or not popular, may taste siya na sarili niya. Bukas sa huling misa para kay Aquino, nakatakda rin kumanta si Eric Santos ng Ama Namin. Hinahanda na rin ni Cabangon at mag-asawang Alcacid ang koleksyon ng mga awitin para formal na magpaalam sa kanilang kaibigan. Kabilang narito ang mga paboritong awitin ni Aquino, katulad ng Hindi Ka Nag-iisa, Ako'y Mabuting Pilipino at Kanlungan. Mario Dumawal, ABS-CBN News.